Magandang umaga mga kasaka. Halik kayo at ituturo ko naman sa inyo kung paano tayo magparami or magpropagate ng ating mga rimas, ano? Ang akin pong rimas variety, ito po yung galing sa Hawaii, ano? Medyo konti lang ang pagkakaiba naman ng ating local na rimas at saka ang rimas po sa Hawaii. Ito pong rimas na ito, bilog na bilog po ang bungan niya. Hindi katulad po ng ating local variety na medyo paoblong ng konti, ano? So, ito po ang gagawin natin. May armas po ako. Nandito pa rin ang ating mahiwagang gulok. At saka ito pong ating bareta ng unano. Yan. Maliit lang po, ano? Tapos, meron po tayong mga gamit din. May mga gamit din po tayo. Ang isa pong magsasaka natin ay dapat lagi nang may gamit. Lalo na itong mga magsasaka ng mga high value crop, ano po. Bago po ako magpatuloy at ituro ko sa inyo ang tamang pamamaraan ng pagpo-propagate, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, paki-like po at saka paki-subscribe ninyo. Pero halika kayo, eto na. Mangunguha na po tayo ng ating pananim para sa pagpo-propagate ng ating mga rimas. Ito po, nakakita po ako ng isa, ano? So, ganito lang po ating gagawin. Ating pong luluwagan siya. Luluwagan po natin yung ugat na pinagkakapitan, ano? Yan. Kailangan po. Ito, yan po, maganda. Magandang pagkakakuha ko. At ang gagawin po natin, isa lang pong kukunin natin dito, ano? Tanggalin natin itong mga nakakabit pa. Yan po. So, meron na po tayo. Putulin na po natin. Importante po sa pananim na kukunin natin, ha. Meron po siyang hair-like na mga ugat. Ito po yung magbibigay ng sustansya sa ating mga bagong mga halamang rimas, ano po. Ito, halika po kayo. Marami pa rito. Manguha pa tayo. Ito, magaganda to. Medyo maliliit ng konti. Hahanap lang tayo ng maganda, no? Misa napapabayaan po kaya lumalago na ng todo. Eto, hindi na kinakailangan ng bareta, ha? Eto na po, meron na siya. Sabi ko nga sa inyo, ang importante, meron po siyang ugat na maliliit. Pero maganda po yung ito. So isa lang po yung kukunin natin, ano? Pero pwede po natin itong gawing dalawa kasi may ugat na maliit, ano po. Pwede natin siyang dalawahin dito, ano? Yan po. Purtang po, may ganun po, ano? Makakuha po kayo ng ugat na may ganun, ano? May hair-like na kwan ng mga ugat. So, kunin po natin ito pa. Busin natin ito. Ito po, medyo malaki na. Kunin natin, magiging kwan lang to. Ang mga rimas po, kung gusto nyo magtanim ng rimas, magkalot po kayo ng halimbawa, isa 1,000 square meter na lupa. Then, yung 1,000 square meter na lupa, yung parting pagitna po, lagyan nyo siya ng limang puno. At in 5 years time, yung pong 1,000 square meter na lupa, punong-puno na ng mga rimas. Imbisig po to kasi yung ugat po niya ang nagpo-produce po, ang nagpo-propagate. So pagkalat po ng ugat niyan, kumakalat na ang mga puno ng rimas.
tupilipin po natin na magkaroon ng ugat na yung hair like ano. Para hindi naman sayang. So dito sa banda rito natin kukunin siya. So okay na to. Pwede na to. Tanggalin na natin to ano. So may hair like, putulin natin to para hindi mahirap na ilagay sa ating seedling bag ano. Hanggang dito na rin siya oh. Para maliit lang yung tayo ano. Malaki na siya oh. Sa loob na isang taon, pwede na itong mabunga. Ito, nakakarami na tayong na-harvest, oh. So, itong isang nasa tabi ng daang to, kunin natin to. Aharangan tong ating pinaka-trail, ano? Maganda po to. Tingnan nyo po oh. Maraming hair like na ugat. Yung pong hair like na ugat na yan, yan po ang sumisip-sip ng sustansya para po sa ating mga kahit ano pong pananim natin. Dito po nang gagaling, sila po yung kumukuha ng sustansya sa lupa. Hindi po itong malalaking ugat na to. So ito po, halika kayo, tingnan ninyo ang aking taniman ng rimas ano. Marami pong puno ito. Halika kayo. Pakita ko lang sa inyo. Mga taniman ng rimas. Ito mga punong-puno ng rimas. Ito po ah. Kumuha rin ako ng rimas. Ano? Ang maganda po sa rimas, pwede po natin pamalit ito sa kanin. Napakasarap po niya. Ilalabon lang natin at uulaman natin na kahit na tuyo o kung ano man. Ano? Pwede siyang yung style French fries. Marami po pwede rin siyang yung rimas kyo. So marami po kayong pwede rin pong gulay, yung mga mura pa. So wala po kayong problema rito. Mabubuhay po tayo. Kaya nga sabi ko nga, ang isang magsasaka ay talagang hindi pwedeng magutom ano? Hindi magugutom, huwag lang siyang tamad. Kasi ang dami po nating pwedeng itanim. Sa atin, halika kayo oh. Mga puno ng rimas po. Pag namumunga siya, sobrang dami rin po. Pwede po rin tayong gumawa ng rimas candy, ano? Ito pa po, oh. Halika kayo. Tingnan nyo nga ang aking lemon, oh. Sobrang dami ng bunga. Halika kayo, mamuha kayo, oh. Mga puno po ng rimas yan. Masdan po ninyo ang aking mga lemon. Napakarami po bunga. At twice a year, ang aking estimate eh, pwede ako mag-produce ng 4 na tonelada twice a year. 400 puno po itong aming mga lemon to. Ito po yung puno ng rimas oh. Napakabata pa pero napakaganda. Ang importante, huwag nyo lang pataasin no. Basta po ninyo oh. Yan dapat kinukuha na yun, hinog na yun oh. So yan siya. So marami pong puno to. Kaya sabi ko nga, hindi dapat magutom ang isang magsasaka ano. Marunong lang siya magtanim. At dapat variety din yung kanyang mga itinatanim para whole year round continuous yung fruiting. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa panood at saka ulitin ko, yung hindi pa po kayo nagsosubscribe, i-like po ninyo ang aking YouTube channel at i-subscribe para nakakakita po tayo ng mga teknolohiya, no? Pamamaraan para sa pagpupunlad ng ating agrikultura. Ito po ang inyong scientist ng magsasaka. Farmer scientist po ng Calabarzon. Maraming salamat po sa panood. Magandang umaga ulit.